Hi, ako po si Sophia Relosa, owner of FDR Infinity and sophiarelosa.com. Ang topic po natin today ay paano natin gagawin ang ating feng shui para sa main door or para sa pintuan. And ang mga tips na pwede natin gawin sa 2020. Okay, sisimulan ko po muna kung paano po natin malalaman kung tama po ang forms or ang external forms ng ating pintuan sa bahay. Dahil ang unang-una po natin dapat tinitignan ang forms or kung ano yung mga nahaharap sa pintuan natin para malaman natin na tama yung ating feng shui. Pagkatapos po nun, saka natin gagawin ang flying star or ako kaya naman ang Xuan Feng flying star or ang 8 mansions. Ang kailangan pong uunahin natin is tama po ba ang mga placement or ang mga nasa labas, ang hinaharap ng pintuan bago natin gagawin yung pang long term feng shui placement. Okay, so ang sisimulan po natin is kapag ang pintuan po ay nakatapat sa isang pilar o kaya poste, hindi po magandang feng shui ito. Ang nangyayari po sa household o sa mga taong nasa loob is nagkakaroon ng away or nagkakaroon ng problema sa pera. Ang susunod po na ayaw nating magkaroon na makita nakatapat ang pintuan is ang punong may gantong branch. Ang tawag nila dito is breakup tree. Ang nangyayari po sa mga occupants ng bahay o mga nakatira dito is nagkakaroon ng relationship problems o kaya naman nagkakaroon ng problema sa pera. Ang isa pa po ang hindi natin ayaw natin magkaroon sa ating pintuan o harap na pintuan or ang ating main door is madilim. Masyadong madilim dahil sa maraming halaman o kaya naman masyado nyo nilagyan ng maraming bubong kaya wala pong pumapasok na ilaw or sunlight papasok sa ating pintuan. Kailangan po natin ng bright wall sa ating feng shui. So pag madilim po masyado, ang tinatanggap ng pintuan natin, no, ang pwede pong mangyari sa mga occupants o sa mga nakatira dito sa bahay na to is magkaroon ng mental issues. Okay? And yun po ang hindi natin gustong mangyari. So as much as possible, kailangan po ang pintuan natin ay nakakatanggap ng magandang ilaw mula sa sun or sa araw. Okay? Next naman po is ito po ang common na feng shui na nakikita po natin is kapag po ang pintuan ng bahay ay katapat. Okay, taka T junction kumbaga no, ang daanan, hindi po ito maganda. Dahil ano po ang pwedeng mangyari dito? Ang magiging problema ng mga occupants is mental issues as well pati sa pera. Okay? Ngayon, paano po kung ganun po ang bahay natin? Ano pwede po natin gawin? Magmaganda po magtayo po tayo ng puno o magtanim ng puno sa tapat ng hagdanan. Ito po yung time na maganda po ang puno sa tapat ng daanan. Okay? Ito yung maganda pong cure, no? Para lang po ma-slow down natin ang key flow. Kasi ang ibig po sabihin nito, pag ang daanan nakatapat sa pintuan, masyadong mabilis pumapasok ang key flow. So para dahanin natin ang flow ng key flow, lagi po tayo ng puno or magtanim po tayo ng puno dun sa pwesto ng daanan. Ito lang po ay advisable kapag ang pintuan natin mismong nakatapat po sa daanan. Okay? So yun po yung mga basic forms po ng pagdating sa main door. Isa pa pa po, ano, ang gusto ko po rin i-take note ninyo. Pagtingin nyo po sa loob ng bahay, meron po ba siyang nakikitang patusok? Okay? Patusok or sachi ang tinatawag. Pag meron po tayong ganito, isa rin po siyang blockage. Bakit po? Kasi ang pintuan natin, ito ang tinatawag ng mouth of the house or bibig ng bahay, no? Pag ito ang pangit, yung papasok po na key flow, hindi na po kakalat. Ayaw po natin yun kasi as much as possible, gusto po natin yung key flow masagana at maayos ang pagpasok para makumalat sa kusina at sa kwarto. Okay? So yung mga blockage as at sachi, nakatutok po sa pintuan pagpasok, ano po yun? Blockage. Okay? Harang po yan. Sachi. Okay? Sa feng shui. So, pag meron po tayong nakikitang ganyan, maigi na tanggalin po natin itong pointed na ito para hindi mag-serve as obstruction o kaya harang sa pagpasok ng key flow. Ang gusto po natin ulit, uulitin po natin, ang gusto natin ang key flow maayos pong kumakalat sa buong bahay.
ganun po dapat ang treatment natin sa feng shui para malaman po natin kung ang bahay po natin has the right form sa feng shui. Ayan. Sorry, nag-ingay po kasi yung aso. So anyway, ganun po paano natin malalaman kung tama po ang forms, ang feng shui ng bahay. Pero ito pong mga binigay ko po sa inyo are basic na pwede nyo pong tiknan, kilatisin ang inyong pintuan kung tama po ba ang form na tinatanggap nito. At the end of the day, para po mabigyan kayo ng tamang gabay, ang kailangan po natin ang key flow, walang harang na tinatanggap para kumalat sa buong bahay. Okay? Ha? Para umabot sa kusina at sa kwarto. Dahil ito po ang mga kwarto na importante sa bahay, ang main door ng number 1, susunod po ang kama, ang pagkatapos po ang kusina at ang study. So yung mga yan, yung mga other places na yan, hindi makakatanggap kung pangit po ang main door. Okay? So yun po ang alalahanin natin, dapat maganda po ang form na tinatanggap ng main door. Ngayon sa 2020 po, mayroon po tayo mga bawat sektor na pwede po nating alalahanin, no, pagdating sa feng shui ng ating bahay. So, kapag ang main door po natin is nasa east, okay, nandito po yung flying star 5. Ito po yung tinatawag nilang misfortune star. Pag nandun po ang main door po natin, maigi po maglagay tayo ng metal objects sa bahay. Hindi po kailangan ng mga branded, no? Hindi nyo po actually kailangan bumili. As a matter of fact, kahit mga lumang metal objects, okay na po yun. Basta as long as ang metal object ay puro. Okay? Ang... sorry, yung cat. Okay. Okay, yung cat. So, puro po yung metal po natin, no? Yung mga inaano natin doon na ilalagay natin sa... Okay? So, yun. So, kailangan po na kahit na... kahit anong metal, basta kahit luma po ito, okay lang po. No? Basta puro po ang metal. Ang barya po, hindi po sapat ito dahil masyado po itong maliit. So, kung malaki po ang bahay natin, mas maiigi po na mas malaki ang metal objects po natin. Kailangan i-balance po natin, no? Yung metal, wag po tayo gumamit ng barya kasi hindi siya sapat. Okay, masyado siyang maliit para magkaroon ng changes or mitigation, kumbaga ang pangkontra sa mga sa sektor na ito. Ngayon, say for instance, ang main door po natin nasa north po, no? North kasi will have the flying star 3. Ito po yung sinasabi nilang argument, okay, o kaya legal disputes. Okay, mga demandahan, kumbaga, no? So, paano po natin iiwasan po ito? Maigi po, lagyan po natin ng aromatherapy or anything that produces fire. Okay? Pag maglalagay po tayo ng kandila, please lang po, huwag po nating pabayaan po ito at bantayan po natin, no? Para hindi tayo magkaroon ng any accidents. So, aromatherapy can be one that can actually produce the fire energy that we want. Kasi po, ang flying star 3 is wood. Now, to control that, we need fire. Okay, kailangan po natin ng apoy. Sa next naman po is the flight sa south po ito, which is the flying star 2. Ito po sa 2020, magbibigay po ng issues pagdating sa kalusugan. So, ano po pwede natin gawin? Pwede po din po tayo maglagay ng metal objects. Ngayon, alalahanin po natin, no, pag maglalagay po tayo ng cure or any activation, kailangan po nasa tamang date ng bahay at pati sa inyo, kasi as much as possible, gusto po natin mag-mitigate ito ng to the fullest. Okay? Kaya mas maganda po alamin po natin kung ano yung date. Okay? Kung hindi po natin alam, what you can actually pick is the right date or yung magandang araw that doesn't clash with you. Okay, that can be one. Para po maganda po ang effect ng pag-mitigate nitong mga metal object o kaya itong fire energy. Okay, so yun po ang ating kailangan. Ito po yung mga trade secrets, no? Pagkakunwari po nagpo-fungsoy tayo. Ang pagkatapos po natin tignan ng form, saka po namin tinitignan kung ano ang 8 mansions at the flying star, inaalim din po namin kung kailan po tayo natayo ang struktura ng bahay or kailan po tayo nag-move in. Okay? Ayun po ang ating tips and na kailangan nyo malaman na basic when it comes to your feng shui for the main door or para sa pintuan. Sa next video po, alamin po natin kung ano ang mga tamang feng shui tips para malaman po natin kung tama po ba ang forms natin sa kwarto.
Okay, thank you so much and I hope I see you in my next video. Next Friday po, every Friday po ang pagiging Tagalog version natin sa Feng Shui. Maraming salamat po. Thank you for watching and I hope I see you in my